Hello guys! Welcome again to my channel. Salamat sa mga nag-subscribe at nag-views ng aking mga video. Please, sa hindi pa po nag-subscribe, please subscribe and click the notification button para po kayo updated sa aking mga video na i-upload. With this video, ang pag-uusapan natin ay ang mga non-OFW. Ang mga pag-uwi ng non-OFW at ano ba ang proseso ng pag-uwi nila sa Pilipinas. Kaya tignan natin kung paano. Ang first step na gagawin ng isang non-OFW sa pag-uwi sa Pilipinas ay ang online registration ng kanilang swab test. Ang swab test kasi ng non-OFW ay shoulder nila. So I recommend that 2 accredited laboratory na pwede ninyong pwede kayong magpa-swab. So, one is the Red Cross and 2 is the PADLAB o the Philippine Authority Diagnostic Laboratory. So, before 3 days of your flight, kailangan naka-fill up na kayo through online. Kasi, para less hassle kayo sa airport. So, ano na lang, QR code na lang ay papakita nyo doon and then, automatically, maiswab na kayo any of those accredited laboratories. So, minimum of 4,000 ang kanilang singil at ang result ay 1 to 2 days ang labas nito. Kaya, better na sa online na lang kayo muna mag fill up para ready na kayo sa pag-uwi sa Pilipinas. So, the second step ay yung hotel. One day before your flight, ay kailangan nyo makapag-book sa accredited hotels ng Bureau of Quarantine. Kailangan nyo mag-book ng 2 to 3 days kasi ang inyong swab test ay maaaring lumabas ng 1 to 2 days. Third step, bago kayo bumaba sa aeroplano, ay binibigyan kayo ng yellow card o yung health declaration card at yung Bureau of Custom card. Yun ay pipilapan nyo bago kayo bumaba sa airport para hindi kayo matenga sa pila. Pagbaba nyo ng aeroplano ay hihingin sa inyo ang health declaration card o yung yellow card at isiseparate kayo sa OFW. Dadaling kayo doon sa non-OFW area. Doon sa non-OFW area, tatanungin kayo ngayon kung kayo ay naka-fill up ng swab test ninyo sa online. Kung naka-fill up naman kayo, i-verify lang ang QR code ninyo and then proceed to swab test. After the swab test, ibibigyan kayo ng arrival card which is i-fill up ninyo para sa immigration. So, sa immigration, tatanungin kayo ng konti at kung okay naman, hindi kayo magtatagal ng 1 minute. After the immigration, pupunta na kayo sa luggage ninyo kung saan kukunin na ninyo ang inyong mga bagahe na nakahilira. After the luggage area, pupunta naman kayo sa hotel area kung saan ay tatanungin kayo ng Coast Guard kung kayo ay nakapag-book ng hotel. Kung kayo ay nakapag-book ng hotel, may fill upan lamang kayo stating kung saan kayo nakapag-book ng inyong hotel, kung saan area kayo magkakwarantine. Kung hindi naman kayo nakapag-book bago kayo nag-flight, ang Coast Guard ay mayroong listahan ng mga accredited hotel. So, mamili lang kayo doon at bayaran ninyo. And then, after that, gaguide kayo ng Coast Guard palabas at papipiliin kayo kung ano ang inyong sasakyan. So, ang taxi ay worth 440 siya. So, mamili lang kayo at ihatid kayo sa hotel na pinili ninyo. Ngayon, kung naandun na kayo sa hotel, meron ulit kayong pipilapan doon na nagsasabi na kayo ay dumaan na sa swab test. Pag nasa hotel na kayo, guys, hindi na kayo pwedeng lumabas. Naka-quarantine nga kayo, di ba? Kaya, kung may kailangan kayo, kailangan yung tumawag sa lobby o sa receptionist para sa inyong pangangailangan. Hindi kayo basta-basta palalabas din sa hotel hanggat hindi kayo
negative. Kasi kung negative kayo, ay kailangan nyo uli mag-fill up na kayo ay aalis sa hotel. At kung positive naman kayo, ay kukunin kayo at dadalhin kayo sa facilities kung saan kayo ay gagamutin. Kung negative kayo, pwede na kayong i-allow ng hotel na lumabas. Ngayon, kung papunta naman kayo sa probinsya ninyo, kailangan nyo makipag-coordinate sa inyong LGU dahil kailangan nyo ng letter of acceptance, travel authority, med certificate at yung swab test ninyo. Kaya hindi kayo basta-basta makaka-uwi ng probinsya nang wala yun. Madali lang guys ang proseso ng non-OFW. Kaya huwag kayong mag-alala. Just focus lang kayo pagdating nyo sa NAIA. Okay? Hanggang sa muli nating video. Sana ay nakatulong itong video na to sa inyo. Keep safe mga kabayan. God bless you all.